Hello po guys, good afternoon. So, lasing ko po, August 15, 2019, alas 5:09 ng hapon. So, ito po ako, mag-listen po ako sa how to stop, prevent, and minimize diseases in simple, cheap, easy, fast, and natural way. So, ito pong topic po natin ngayon, ano mga pagkain na dapat hindi mo kakainin? Foods not to eat, food to avoid always, and bad to eat always, guys. Mga pagkain na nakasakit sa'yo, pagkain na dapat hindi sana kakainin natin, saka mga pagkain na nakasakit sa'yo. So, number one po is corned beef. Ang dami mong lista po. Dami po talaga, bago ko ng healthy diet, guys, bago gumanda yung pakiramdam ko, ito po ang lahat ng lista sa lahat ng bawal sa doktor, guys. Bawal yung corned beef, junk foods, sigarilyo. Tatapik ng sigarilyo, kasi si Yossi, guys, social, hindi nila alam, guys, in the long run, ang cigarettes pala, kukunin mo yung mga nutrients, mga vitamins and minerals sa katawan mo, na kailangan sana na ng katawan mo, hindi na siya mag-function, nangyayari, maka-normal yung katawan. So, in the long run, guys, nakakamatay talaga ang cigarettes. Wala talaga siyang benefits, magastro siya, at saka addiction. So, talagang hanapin ang paraan kung paano yung matigil. Sensya na, ano, inupo ko. Allergic lang. So, ganun talaga, guys. Junk foods, corned beef, mga canned foods. Pangatlo, guys, too much alcohol drinks. Kasi alcohol drinks, guys, ano yan, iba may alcohol siya. So, pag sobra na alcohol sa ating katawan, guys, alcohol drinks, mga tanduin dyan, mga red horse, kung sobra-sobra na, araw-araw mo na, kada buwan, meron ka talaga, mangyari nun, guys, hihina yung immune system mo. Pagkatapos, hindi na mag-i-intact yung vitamin siya kasi magbablock siya. Ang gagawin niya, guys, sa too much alcohol, yung katawan mo, magsana na meron kang kinakain, yung alcohol, siya ang magbablock sa pagkain na kinakain mo, yung mga nutrients. Ang nangyari, ibablock niya, pipigilan niya. So, nangyari, deprive yung katawan mo. Kailangan natin ng konting alcohol lang. Yung wells, yung mga grape juice. Pero guys, yung mga abnormal, hindi talaga normal na inumin, yun ang iinumin mo kasi advertised lang sa TV, walang kabuluhan yun, guys, walang meaning na pag-iinom, mga gawain. Kasi pag ganun ang gagawin mo, guys, na-addiction ka na sa TV talaga, sa advertise, kasi sa mga barkada mo, hindi nila alam ang ginagawa nila, guys, suicidal, nagpapakamatay. So, tawag na is food not to eat, mga drinks, mga pagkain, kasi delikado yun, guys, yun talaga mga bawas sa doktor. Kung maaari, yung mga alcohol natin, yung mga ganun, makuha natin sa mga grapes, guys, yung mga grape juice. Huwag po sa mga wine masyado, yung mga fermented na. Pwede naman fermented wine, pero konti lang, mga isang shot lang, huwag mo nang isang bote lang talaga, sabihin mo, minsan-minsanan lang, kasi kailangan natin ng alcohol ang katawan, totoo. Pero kung sosobrahin mo na, doon ang magsimula problema. Saka yung pangalawa, guys, tamaan din ako, yung kumain ng noodles, guys, noodles, kumain kami kagabi, nagsiris-siris niya. Nag-allergy ako, guys. Umandar. Ganun, guys. Kahit ka-healthy ka, guys, ilang doktor na ka na nagpapagamot o nagpapa-check up. Pag wala tayong disiplina, guys, yung mga noodles na ginakain natin, babalik yung problema natin, guys. Aandar yung mga allergic natin sa kahit yung magpa-function. Kahit healthy na ako, guys, kahit nagpa-practice ako, pagkakain ako ng mga bawas, guys, tamaan talaga ako. So, walang excuse po sa noodles. Kasi hindi siya talaga maganda. Bukas na lang po yung iba about sa cancer at saka diabetes kasi yung kaibigan ko na high blood sa aking lalamunan. Nadala yung topic ko sana, guys, para sa diabetes ngayong araw. Sensya na, hindi ko na ano yung topic about talaga tungkol sa doktor. Nalimutan ko, nadala yun, guys. So, sensya na, hindi ako nakaano. So, ito po, too much birthday food. Diba sa mga birthday, yung mga alak, open lahat ang kakainin natin, unlimited. Hindi nila alam, guys, yung mga pagkain na pag ginawa nun, hindi yan normal, hindi talaga organic, process na talaga. Hindi siya safe, guys. Yung mga birthday, yung mga cake,
yung mga spaghetti, kung sobrang nakakainin guys, magkakasakit talaga yung nain tayo nun guys. Hindi ba magka-allergy? Allergy din po ako minsan guys. Pero hindi rin maganda yung too much meat, yung karne. Yung mga ano, makakasakit talaga guys. Kahit once a week ka lang magkakain, kahit once a month ka lang, kahit minsan lang, pag sobra talaga guys, hindi na ako matakaw sa karne, magsisimba kami. Pag kumain na sila ng karne, hindi ako matakaw, konti-konti lang, sa atis meron lang. Hindi siya talaga bumbaan, ang talagang kukunin kong karne, yung right, yung ano tawag ito, karne. Kasi delikado talaga yun guys. Practice na ako ng limitation. Do coffee 3-in-1. 3-in-1 ang kape ngayon, sarap yan. Nakaka-high blood yan guys, kasi mataas yan ang fats at saka cholesterol, saka mga trans fat na mahirap na i-digest, i-process sa tiyan mo. So lahat ng kinakain natin guys, madadigest yan sa tiyan natin. Ipaprocess niya ni pancreas, so maka-convert yan ng ano. Pag ganito lang guys, pag diabetic guys, pag nag-3-in-1 ka at nagkakabi, delikado yun guys. Magsisnack, na wala ka pang kain. So it's not advisable talaga. Saka yung shabu at saka illegal drugs. Ito mga lahat ng activity na kasira talaga guys. Yung mga doktor na prescribe sa mga psychiatrists. May control ang mga gamot guys. Kung isa yung sa mga illegal drugs, nakakasira siya guys. Talagang wala ang kinabukasan po dyan. Meron siguro mga iba nakakalusot pero hindi tatagal. So, alagaan natin yung sarili kasi advisable talaga sa doktor na hindi talaga yun pwede yung illegal drugs. Maaari avoid talaga, iwasan. Kasi para sa ating buhay rin yan, sa ating sarili. Pangatlo, too much white rice. Kasi yung white rice guys, sabi pala sa, i-review ko na lang ito ha, summary. Yung white rice guys, ang kinakain namin brown rice. Kasi sa brown rice guys, kunti lang makain mo, busog ka na. Hindi ka magugutom ng bilis. Compare sa white rice guys, mura siya pero marami kang makain, maluto. Kasi nagugutom ka, kumakain ka, pero hindi ka pa rin busog. Sabayan mo pa sa pag-inom ng tubig, at saka wala ka pang nutrients. Pagod ka talaga guys, ang resulta talaga sa pagod, kulang, kakulangan sa nutrisyon. Kulang na vitamins at minerals, ang mga saturated fats na kailangan talaga ng katawan. So, pag nangyayari na yun guys, hindi siya na mag-normalize kasi magagawa ng vitamins yung mga bakterya sa tiyan natin. Pag bigyan natin na siya ng mga bad food, bad din ang bakterya ang lalabas sa kanya. Ayun, nagsisilin ako. Kumain din ako mga birthday foods. Talaga guys, tatama talaga tayo nun. At saka too much fried chicken foods. Mga fried food, ayan. Patamaan tayo dyan guys. Kasi nagmamadali tayo, gusto natin fried foods lang, puro masarap lang sa dila natin. In the long run guys, in the long investment, doon tayo kakasakit sa kakakain nun. Kasi protein siya guys, pag masobra na tayo ng protein guys, at saka fats, at saka mga carbohydrates, yan, sugar. Yung ibang nutrients na sana kailangan ng katawan, hindi na siya mag-involve, hindi na siya magkakonect. So sana, kasi bawat vitamins guys, nag-workout yan, si vitamin A, hindi yan mag-workout ni C. Si C, hindi siya mag-workout ni D. Si D, kailangan din ni E. Si E, kailangan niya din ng vitamin K. So lahat guys, ng mga nutrients, yung kailangan mo, mabagal yan, makuha guys. Pero sa isang inom lang ng soft drinks guys, sa isang inom ng soft drinks, inang isang pag-yoyo sila, lahat ng nutrition sa katawan mo, uubusin niya. Ganon siya kalala guys. Ganon kabilis, magkasakit, ang paggagamot, ang pagre-refer sa katawan mo, napakabagal guys. Napakalugi natin. Bilis ang pagkakasakit, less than ang pag-refer mo, pag-recover mo guys sa sakit mo. Ganon ka-complicated ang sitwasyon natin. Maraming mga pagkain na masasarap sa ating tingin, pero nakakasira sa ating kalusugan in the long run. Pag kamatagal ng panahon, ang mangyayari, mura lang makasakit, mahal ang paggamot. Ganon siya kadali, ganon siya kabilis. Isang soft drinks lang, isang moment lang, isang juicy lang, isang alak lang, wala guys. Lalo na kung matagal tayo mag-iintik ng mga bagay na yan. Lagi-lagi, araw-araw,
excuse me, allergy ako yata. Di tatagal, tatamaan tayo ng sakit, guys. Kahit ako, hindi ako masyadong nag-yosi, hindi ako talaga nag-yosi, hindi ako nag-inom ng alak, hindi ako nagsisigarilyo, hindi ako nagsusoft drinks, pero natamaan pa ako ng sakit, guys, noon. Nag-allergic lang ako ngayon. Allergic lang. Pero isipin nyo, guys, healthy na ako ha, pero natatamaan pa ako. Lalo na siguro, guys, kung wala tayo lalang disiplina. Hindi siya ganun ka-automatic, hindi siya ganun ka-magic. It takes time to behave yourself, maganda yung pakiramdam natin. So, nabimintin din ako, guys, ng anti-allergy, yung Kirkland, ang Alertec, yung substance niya, antihistamine. Kasi, talaga, guys, yung mga sipon-sipon na problema ko ngayon. Pero about sa mga problema sa ibang, guys, wala na po. So, talaga, patuloy na lang po natin sa part 2 po sa the real cause, prevention and food that causes disease. Maraming salamat po, guys.